Ilang kontrobersya na rin ang kinasangkutan ni DILG Undersecretary Puno. Kaya naman may ilang grupong nananawagang imbestigahan siya mismo ng Malacanang. Bukod pa yan sa isasagawang imbestigasyon ng Senado sa Biyernes. May report si Tina Panganiban Perez. August 2010 ang umugaw ang pangalan ni DILG Undersecretary Rico Puno nang maganap ang Manila Bus hostage crisis. Bilang Undersecretary for Public Order, siya ang nangasiwa sa PNP na siyang in charge sa negosasyon at pag-rescue sa mga dayuhang bihag noon. Setyembre ng parehong taon, nadawit naman si Puno sa Weteng nang mapasama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga di umano'y tumatanggap ng Weteng Payola na isinumite noon sa Senado ni retired Archbishop Oscar Cruz. Pinabulaanan nito ni Puno at nitong nakaraang linggo, pumutok naman ang balitang kasama raw si Puno sa mga iniimbestigahan ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo kaugnay ng di umano'y overpriced ng mga baril ng PNP. Sa gitna ng mga kontrobersiya, nananatili raw ang kumpiyansa at tiwala ni Pangulong Aquino kay Puno na kilalang malapit niyang kaibigan at shooting buddy. Ayon sa Pangulo, siya raw ang nag-utos kay Puno na pumunta sa opisina ni Robredo para masigurong walang gagalaw sa mga papeles ng yumaong kalihim. I instructed him to seal the office of Secretary Robredo to ensure that yung all of these records will be left intact. Okay? And that is the extent of the instructions that I gave to him. Pero ang grupong Transparency and Accountability Network tila hindi nagustuhan ang pagtatanggol daw ng Pangulo kay Puno bago pa man magkaroon ng imbestigasyon. It seems that the president is willing to take some heat for Yusek Puno, and if that means Malacastan, siguro nga. Tikom pa rin ang bibig ni Puno sa issue. Kaya si Senator Miriam Defensor Santiago na nawagang imbestigahan ng Senado ang issue. Be transparent. Kung inosente ka, sumagot na kaagad. How can you be transparent if your lips are sealed? Eh bakit siya mananahimik? This is all puzzling to me. Hinihimok din ng ilang grupo na mismong ang Malacanang ay magsagawa ng sarili nitong investigasyon. Malacanang should do its own investigation. I think apart from the Senate investigation, it's important for the President himself to look after this matter. Kung talagang matuwid na daan ang sinasabi ni Pangulo, they should really take a look at this issue and not try to go over it or whitewash it or whatnot. Sinubukan namin kunin ang panig ni Yusek Puno pero hindi ito sumasagot. Tina Panganiban Perez, GMA News.